Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video guys, ayan mag gagawa tayo ng magsisave tayo ng food. I mean mag babacuum tayo ng ayan, ginamit ko yung food saver na yan guys, na plastic bag. So ayan, sa loob niyan isang box guys, merong isang merong dalawang size para. So gagamitin din natin tong vacuum na to para i-seal yung mga food na gusto nating i-seal. So napakagandang gamitin yan guys para sa pag-preserve ng mga pagkain na gusto nating i-preserve. Ayan, langgunisa yan guys na maliliit. So ayan, i-vacuum natin siya, ilalagay natin siya sa vacuum. Ayan, sa plastic na yan. Yan guys, merong size yan. Tapos pwede nyo lagyan ng mark dyan kung gusto nyo isulat kung kailan ang expiration, kung kailan nyo ginawa, kung kailan nyo siya napack. So pwede nyo siyang lagyan ng mark. So ayan, pinapack natin siya. Depende guys kung ilang peraso yung kakasya sa plastic na yan. Ito yung plastic guys na pinakamaliit na size sa isang box na yan. Seconds, ganyan yung process ng pag-vacuum niya. So vacuum siya, nagpapasok ako ng isang another pack na susunod natin na siya after ng matapos yung pag-vacuum ng isang plastic na yan. So ayan guys, yan plastic na yan, ginawa ko yan. Ako din ang nag-sealed ng plastic na yan guys. So yung machine na yan guys is vacuum machine na yan. Meron na rin siyang pang-seal. Pwede ka na lang yung plastic na yan. Bahala ko ano sa isang gusto niya. So yan, minsan guys, hindi siya nakafit yung pagkaipit ng plastic niya. So minsan natatagalan siyang mag-sealed kasi hindi nakaayos yung pagkaipit niya. So ayan, medyo natagalan ako dyan sa isang yan kasi hindi siya nakaayos. So I think yan, okay na siya, na-sealed na siya. Ayan, hinihintay lang natin mamatay siya. So ayan, na-sealed na yan guys. Nakakaganda gamitin yung vacuum na yan para sa mga pagkain. So, ganyan lang ginagawa ko guys hanggang sa matapos yung ating ating mga babalutin. Lahat dyan is binalot ko siya. Actually guys, marami yan. No? Siguro mga 10 kilos siya. So, marami kasi kaya binacuum ko para mas maganda-ganda siyang i-preserve. Ilalagay sa refrigerator. As a freezer. So, ilalagay ko lang sa freezer. Kasi sa bang namin guys, ano namin yan, stock namin sa bahay. Kasi pag nag-stock kami, so, sobrang dami din. So, kasi marami kami mga bisita. Para pagka meron kami bisita, freezer natin. So, magkakalkal lang tayo dun kung anong meron. So, that's it. Yun na yung ipiprepare natin kung ano ang meron sa ating freezer. So, usually naman guys, yung mga pa-stock sa freezer namin is yung mga gusto nilang kainin. So, hindi mahirap. Hindi naman siya yung mahirap na prepare ng food para sa kanya. Kasi, kung ano yung pa-stock, hindi naman kailangan, gusto nilang
sili lang. So, ayan. Patapos na yan, guys. Last pack na yan. Kasi tatlong packs yan na siguro mga 5 kilos ang isang pack. So, yan. Chinese langgonisa. Kasi sa atin sa Pilipinas, iba ang ano natin, diba? Iba yung langgonisa natin. May mga flavor, may food color, diba, sa atin. So, dito guys, wala siyang food color. Wala din siyang, meron yung iba guys, yung flavor, like, yung bawang, yun lang. Tapos, hindi siya ganun katapang. Unlike sa atin sa Pilipinas, yung timpla natin ng langgonisa ay sobrang napakatapang. As in, pag kumain ka ng langgonisa, mahalata mo talaga na langgonisa yung kinain mo kasi maaamoy mo pa hanggang sa hininga mo kasi sobrang dami ng preservative na nilalagay natin, like ng bawang at saka ng paminta. Sobrang dami nang nilalagay natin kasi para nga tumagal yung pagkain. Tsaka sa atin mas masarap kasi pagka maraming ingredients, like yung bawang. Number one yung bawang kasi pag kumain ka talaga ng langgonisa, naamoy mo talaga yung bawang. Yan. So dito sa Taiwan guys, hindi siya ganun kadami, hindi ganun kadami yung preservative na nilalagay nila. So tama lang para ma-preserve yung pagkain. Kasi ayaw din naman yung mag-stack ng pagkain. Kasi hindi rin siya masarap. Hindi rin siya fresh. Pagka sobrang ganun katagal na naka-preserve ang pagkain, hindi rin siya masarap. So, ganun lang. Ayan na guys. Malapit-lapit na rin ako matapos yan. Time na yan. Every time guys na may mga stocks kami dumarating, yan. Ganyan ginagawa ko. Maliit lang yung pack nito guys. Hindi ko natansya yung size nung pagputol ko ng plastic. So, maliit siya. So, ang particular sa lang yung gawin ko dyan. So, maliit yung plastic na pack. Konti na lang yan guys. Ayan, tapos na yan. Parang last na plastic bag na yan na sa langgonisa ko. Yan, very easy lang yan gamitin guys. Pwede nang gamitin yung pagkakas na gusto nang ito sa mga tuyo. Yung mga pwedeng i-vacuum. Ayan. Pwedeng gamitin para sa mga products na pwedeng i-vacuum. Para ano siya. Mas napipreserve yung food pag na-vacuum kasi yung pagkain natin. Ayan. Wala siyang air talaga. Totally sealed talaga yan guys. Napakaganda niya. So, yun lang guys. Videos. So, yun lang. For more updates sa ating mga bagong video. Ayan, patapos na rin yan guys. So, thank you so much guys for watching. Hope you like my video.